60,000 pilgrims lamang ang pinayagan ng Ministry of Hajj and Umrah ngayong taon. Ang anim na araw na pilgrimage ay magsisimula sa July 17 hanggang 22. Sa anunsyo ng ministry sa Twitter, limitado lang sa mamamayan at residente sa kaharian anumang lahi ang pilgrims. Maaaring magparehistro ang mga kababaihan ng walang guardian o mahram. Marami pa ring restrictions para sa makapag-hajj ngayong taon. Dati kasi ang presyo ng pag-hajj ay umaabot siya ng between 5,000 to 8,000 riyal. Yun po yung total na magagastos po nung wala pang pandemic. Ngayon po, dahil po sa pandemic at saka sa paghihigpit ng Saudi government, ngayon mahal po yung pag-hajj po. Bali umaabot po siya ng 12,000 to 16,000 riyal. Balik Islam si Jason at dalawang beses na siyang nakapag-hajj, pinakahuli noong 2019. Dati ay nakakapag-hajj daw sila ng libre dahil sagot lahat ng ilang Saudi companies o sponsors. Pero dahil sa sobrang mahal daw ng magagastos, ipagpapaliban muna ni Jason at ng mga kasamahan ang pag-hajj. Kailangang sundin ang mga sumusunod para makapag-hajj. Sa advisory ng embahada, ang limitadong bilang ng mga pilgrims ay para sa pangkalahatang proteksyong pangkalusugan. Para kay Yusef, sakali mang hindi papalaring makapag-hajj, malaking pasasalamat pa rin niya sa pag-aalaga ng Saudi government sa mga residente. Pabor siyang ipatupad ang mandatory vaccination sa lahat ng pampublikong lugar. Para maging okay na tayo lahat, makabalik na tayo sa normal na buhay natin, maging immune na tayo sa mga virus. At parang napakatagal na rin, 18 months na rin tayong nagsasuffer dito sa virus na to. Si Jason, iisa lang ang hiling ngayong buwan ng Hajj. Sana, inshallah, by next year o sa mga susunod po na araw, ay matapos na po itong pandemic na to para po makaaho na po tayo sa kahirapan. Dahil hindi lang po mga tao ang naghihirap dito, kundi pati na rin po lahat ng mga kumpanya na marami na rin pong nagsara. Zaria Kamid, TFC News, Riyadh, Saudi Arabia.